kung titingnan niyo po ang inyong mga daliri, marami siguro sa inyo may sort of engagement ring o wedding ring. These are tokens of love. Mga pag-ibig daw po is something very spiritual, hindi natin masyadong nahahawakan. So nagkakaroon ng mga symbol para merong visual aid. At kasama na dyan ng mga sing-sing, sometimes mga bulaklak. Isa naman, chinelas lang, ibinigay sa'yo, it is a token of love. Sometimes it's a necklace. Although yung mga mapamahiin, ayaw magbigay niyan dahil nalalagot daw. At ayaw nilang malagot ang pag-ibig. There are many tokens of love around us, and there are even monuments of love. Sa India po, sa Taj Mahal, isa pong napakalaki at napakagandang gusali, it is a monument of love because the reigning king built a very beautiful tomb for his queen. Nung namatay po ang reyna, ay ginawa ng napakagandang libingan, yung Taj Mahal. Whenever you see pictures of India, usually kasama yan. Ang Hanging Gardens of Babylon, one of the seven wonders of the world, yan po ay layer-layer na mga balkonahing ubod ng taas at pagkarami-rami na puro halaman. Sapagkat ang Babylon po ay plains lamang, ang reyna po na naging asawa ng hari dito ay galing sa isang bulubundok ng lugar. At na-miss niya po ang mga bundok at ang mga halaman sa bundok. Nagpagawa ang hari ng Hanging Garden, building na patong-patong na puro halaman sa mga gilid para magmukhang bundok. Para lamang masiyahan ang kanyang lady love pagka ito ay namimintana. At yan po ay monument of love as well. But you know that the greatest monument of love is a very simple monument. It is the cross where Jesus Christ died. The cross is the greatest monument of love. Not the cross itself, the material cross, but what was accomplished on the cross. And for our convenience, let's use a figure of speech. Whenever we say the cross, we mean what was done by Jesus Christ on the cross, not the cross itself. Ngayon po, mag-uumpisa na naman ang tinatawag ng maraming Holy Week. At Abril na ito, darating po ang pagbubulay-bulay ng maraming tao tungkol sa meaning ng Holy Week. Kumisan po, nagdudugo ng ating tenga sa siyete palabras, yan na lang nang yan, yan ang yan. Pero wala pa rin talab, kahit pa nga yan na rin ang yan. Kaya maganda po pag-usapan natin muli at babalikan natin ang mga simple truths about why Jesus Christ died on the cross. Ito pong April, we're going to talk about the meaning of what the Lord accomplished at Calvary, and then the trial, the crucifixion, and the resurrection of Jesus Christ. All throughout this month, we're going to concentrate on an old topic, and it is our prayer that the Lord is going to give us a fresh perspective na mabigyan ng Panginoon ang bagong kahulugan at maganda at personal na kahulugan sa atin ang isang lumang-luma ng katotohanan. And by God's grace, that will happen if we'll concentrate on Him. Panginoon, ngayon po ay aming itinutuon ang aming pansin sa iyo. Patahimigin niyo po ang aming isip, ang aming puso sa anumang mga alalahanin at bayaan niyo na kami ay buong puso na makinig sa iyong salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng napakasimpleng mensahe na amin pong maaring ipamuhay sa pang-araw-araw na buhay namin. At ang Holy Spirit, Lord, ang Espiritu Santo ay aming tinatawagan. We welcome the presence of the Holy Spirit. And teach us, Lord, through the Spirit to know your truth and to apply this truth in our lives. O Lord, sit on your throne of glory among your people right now. We recognize that you are here. Teach us to be reverent, to be worshipful, and to be teachable. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Para po natin ma-appreciate ang cross, kailangan maintindihan natin bakit kailangan mamatay ang Panginoon sa cross. Sabi ng iba, ano ba yan? Useless. Diyos naman siya, ba't kailangan pang mamatay? Para po ma-appreciate natin why Jesus Christ had to die on the cross, we must appreciate the meaning of creation. Bakit ba in the first place nilikha ng Diyos ang tao? Ang tao po nilikha ng Diyos para mahalin niya at para magmahal sa Kanya. Subalit ang Panginoon ay banal, hindi siya maaaring makipagmahalan sa isang hindi banal. And so holiness on the side of men is a prerequisite to have fellowship with God. And fellowship is the real and the core reason for creation. God created man for him to love and for man to love him. So dalawa po ang requirement ng love affair na yan with the Lord. Holiness on the side of men. And another thing is that love must come from free will. Hindi ko po maaaring idikta sa inyo na mahalin niyo ako, kailangan magkusa kayo. At lahat ng pagmamahal na nanggagaling sa puso ay kusang loob, hindi maaaring idikta. Sapagkat kung ang isang tao ay automatic nagmamahal, robot yun. And so hindi tayo ginawang robot ng Diyos, binigyan niya tayo ng sariling kakayahan, a free will to love Him or not. Unfortunately po, ginamit ng tao, ng ating mga magulang na si Adan at si Eva, ang kalayaan na magmahal o hindi magmahal sa Diyos, ginamit nila para huwag mahalin ng Diyos. Sinuway nila ang utos ng Diyos at sila ay nagpatukso sa demonyo. And because of that, man could no longer have fellowship with God.
Dahil ang tao ay nagkasala at lumayo sa Diyos, at tayo ay patuloy nating inuulit ang kasalanan ni Adan at ni Eva sa ating buhay, ang tao nalayo sa Diyos at hindi na siya maaaring bumalik sapagkat ang kailangan maging holy siya para siya makabalik. And God saw the desperate situation of men, that no one is righteous, no one is holy. And because of that love, God created a rescue plan. Para po tayo mga hostages. Naging hostage tayo ng mga kampon ni Satanas, at ang Panginoon gumawa po ng paraan para tayo hablutin, iligtas, dyan sa kapahamakan na yan. Because God, in His love, He arranged, without compromising His holiness, a rescue operation. At ang rescue operation po, the cross, or what was done at the cross. What was done at the cross? Bakit po na-rescue ang tao? The cross provided an atonement. Ano ba yung atonement? Atonement is reparation for an offense or an injury. It is satisfaction. Kung baga, daños perjuicios, multa, bayad. Bakit kinailangan yun? Sapagkat ang kasalanan ay kailangang bayaran. The reconciliation between God and man through the sacrificial death of Jesus Christ was done at the cross. Bakit kailangan yon? Una, kailangan po natin ng atonement. Kailangan natin ng bayad, ng daños perjuicios sa Diyos. Why do we need that? Because Adam's sin is imputed or charged to future generations. Nang nagkasala po si Adan at si Eva, namana natin yan. Katulad din ng kung ayaw niyong manahin, halimbawa, ang pagiging hikain ng inyong magulang, namamana natin yan. Ayaw nating manahin, halimbawa, ang isa niyang pagiging kulot, namamana natin yan. Sapagkat ganyan naman ang namana natin kay Adan at kay Eva, kasalanan. Sabi sa Romans 5:12, therefore, a sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all men sinned. Dahil sa Eva at si Adan, pinamanahan tayo ng kasalanan, meron tayong kasalanan, kaya kailangan natin ng bayad. At hindi lang sila ang dapat nating sisihin, meron din tayong personal na kasalanan. Man is a sinner by practice, by himself. Sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 3:10, none is righteous, not one. Wala ni isa mang matuwid. At kung tayo magiging matapat sa ating sarili, tatanggapin natin, oo nga, I'm trying hard, pero hindi naman ako talaga matuwid. Marami akong kasalanan in my heart. Man is in sin by inheritance and by personal action, by habit. Therefore, man is desperately hopeless to go back to the Holy God. Kailangan ng bayad. Kailangan ng reparation. Kailangan ng atonement. And the cross provided that atonement in Jesus Christ. Paano ipinrovide po ang bayad? Sabi sa John 3:16. And the whole Bible could be summed up in one verse, John 3:16. Probably the most important verse in Scripture. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sandaigdigan na ibinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang mensahe ng Bible. Why the need for the Son of God to die? Bakit kinailangang mamatay ang Panginoong Jesus? Alam na po natin ito, re-reviewin natin. Dapat napakahalaga na crystal clear ang mga turo na ito. Sabi ng iba, bakit hindi na lang ang Diyos sinabi, o sige, pardon na lang ang lahat, o quits na lang, kalimutan na lang, bura ang utang. Para mapatawad ang lahat, hindi pa kailangan mamatay ang Panginoong Jesus. Hindi po pwedeng quit, hindi pwedeng kalimutan, because God is a God of justice. Ang Panginoon ay Panginoon ng katarungan at hinihingi ng katarungan na ang kasalanan ay mabayaran. Sabi po sa Romans 6:23, the payment of sin is death. Pag may sin, dapat may death. In Ezekiel 18:4, the soul that sins shall die. Lagi po natin sinasabi, God is a God of justice, and therefore sin must be punished. But God is also a God of mercy. Isa siyang mahabaging Diyos, kung kaya ang kanyang ginawa, ang kanya pong bugtong na anak, nag-volunteer at sila ay nag-usap. And the Lord left heaven. He took man's place and died in man's place. Philippians 2:7-8, the Lord emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, He humbled Himself and became obedient unto death, even death on a cross. As sabi po sa Romans 6:10, the death He died to sin once for all.
Ang kamatayan daw po ng Panginoon, ikinamatay niya para sa kasalanan at minsan para sa lahat. Once for all. What was accomplished by Jesus Christ on the cross? Anong napala natin? Sabi sa Romans 5:10, where we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Ang Panginoon pong Diyos ay makatarungan ang kasalanan dapat bayaran. Subalit siya'y mahabagin. Iniligtas niya tayong makasalanan na magbayad. Ang ginawa ang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, namatay sa ating lugar. He died on our place. Kumbaga tayo lahat dapat uupo sa electric chair at naka-switch na yun at ready na tayong iluto doon. And the Lord Jesus Christ took our place and sat there. The verdict of the judge was satisfied. Death on the electric chair. Sin was paid for, and the sinner like you and me went free without paying anything. Kaya sabi, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him will not perish, but have everlasting life. What happened when Jesus Christ died on the cross? Natatandaan niyo po sinasabi ng Panginoon, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Father, Father, why hast thou forsaken me? When Jesus Christ was already dying on the cross. Alam niyo po kung bakit? The same reason, the doctrine of imputation is important here. What does it mean to impute? To charge, to credit, to attribute, to give. Noong ang Panginoon po ay mamamatay na sa cross, ang lahat ng kasalanan ninyo at kasalanan ko, kasalanan ng mga nakaraang generations at darating pa, nalipat sa Kanyang katawan. And because of that, the fellowship with the Father had to be cut. Because the Father cannot have fellowship with sin. Kaya po sinasabi natin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit siya nag-aalis? Sapagkat nung mamamatay siya sa cross, dinala niya lahat sa Kanyang katawan ng kasalanan natin. At nagbayad siya doon, binayaran niya sa cross. Alam niyo po ang nangyari sa atin by doctrine of imputation, nung kinuha niya ang ating kasalanan, ang Kanyang kabanalan napalipat sa atin. That's why every born again Christian is a saint. Kaya ang tawag sa Bible, saint. Sasabihin ni Paul, to the saints at Corinth, tapos papagalitan niya ng kutakot-takot dahil maraming ginagawang mga kamalian. Ang ating pong pagiging banal is not actual. Ang ating pagiging banal is a legal situation. Na sa hukuman ng Diyos, ang sino mang mananampalataya sa Panginoon ay biglang sinasabi ng Panginoon, not guilty. In fact, holy. Because the holiness of Jesus Christ is transferred to you and your sin is transferred to Jesus Christ. And that's why Jesus Christ take away our sins. Kayo ba yung isang tao ba? Halimbawa, may maruming dugo. Pwede nyo bang salinan ng malinis nyo? Kukunin nyo yung marumi niya? Sinong papayag niyan? But that's what the Lord Jesus Christ did. He took away our sins, put it on Himself, and then suffered the consequence. Ang Panginoong Jesus, ang Kanya pong trial, sobrang unfair. Binubunutan siya ng bigote na ganyan ng mga nag-torture sa Kanya. Siya'y dinuduran. Sinukloban siya ng tela, ng sako, at siya'y hinahampas ng mga dos por dos. At sabi, kung talagang Diyos ka, sabihin mo kung sinong hahampas sa'yo. Tapos hinahampas nila habang may takip. Hindi lamang yun, nilatigo siya ng kutakot-takot na ang dulo ng mga latigo, meron parang yung mga panghuli ng isda. May mga metal sa dulo yan na gumuguhit sa laman, humihiwa ng laman. The Lord Jesus Christ bore on His body the punishment that you and I deserve. What kind of love is that? Hindi naman niya kailangan gawin, nananahimik siya sa heaven. He left His glory and took our place. He took our place. And so because of that, man's sin was imputed to Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, for our sake, God made Jesus, who knew no sin, to be sin. And 1 Peter 2:24, Jesus Christ Himself bore our sins in His body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. Before the Lord died, all the sins of all men of all time were borne or carried by His body. When He died, sin was paid for. Kaya sabi, we have peace with God. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit meron na tayong peace? Ibig sabihin, before Jesus Christ died for us, there is war. May gera between man and God because God is holy and man is sinful. Nasa side tayo ng mga demonyo, kalaban tayo ng Diyos. There was no peace. But when Jesus paid for our sin, bigla tayong naging sinless. Bumalik ang ating peace with God.
We are now at peace. We are now not at war with God if you are a born-again Christian. What does it mean to be a born-again Christian? Yung naniniwala ka that you're a sinner, therefore you should go to hell. Naniniwala ka that Jesus Christ loved us, He took our place, namatay Siya para sa atin, bayad ng ating kasalanan. At pagkatapos, dahil lang sa iyong paniniwala, sabi mo kay Lord, Lord, tinatanggap kita, ikaw na talaga ang Savior ng buhay ko, naniniwala ako dyan. From now on, be my Lord. At born again Christian ka na and you are saved. Hindi mo kailangang sumali sa isang organisasyon para maging born again Christian. Hindi mo kailangang magpalubog sa mga binyag-binyag para ka maging born again Christian. Kung naniniwala ka that you are a sinner and you must go to hell, and naniniwala ka that Jesus Christ died for you so that you won't go to hell, and you accept Jesus as Savior and Lord of your life, and give Him your life, all the rest of your life on earth, then you are saved. Ang sabi sa Ephesians 2, 8 and 9, for by grace, you have been saved through faith. Libre lang na regalo yan. Naniwala ka lang, na-saved ka na. And that is very important. Bakit? Sabi nila, you mean to say, ganun lang, maniniwala lang ako, save na ako, ang dali naman. Oy, hindi madali. Jesus Christ did the hard work. Nagmumukhang madali dahil ginawa na niya yung mahirap. Kaya kailangan tanggapin natin with humility. Alam niyo, maraming mga tao ayaw tatanggap ng regalo, ayaw tatanggap ng magagandang bagay sa kapwa. It could be pride. We want to deserve it. Ayaw natin tumatanggap lang. But salvation, you cannot deserve. You only have to accept it graciously. It is a gift of God. Kasi, Lord, there is nothing I can do to repay you. Thank you na lang talaga. Thank you.